Bakla, extra large sa balita at komentaryo, extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Gandingan 2018 Multimedia Awards Most Development-Oriented Radio Public Service Program and Best AM Program Host. 39 Catholic Mass Media Awards Special Citation for Best Public Service Program. 25th Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Golden Dove Awards Finalist for Best Public Service Program. 11 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Public Service Announcement. Finalist for Best Development-Oriented AM Program and Finalist for Best Development-Oriented AM Program Host. 38 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Public Service Program. 10 Gandingan Awardee for Best AM Program, Best AM Program Host and Finalist Best Development-Oriented Online Video. 9 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show and Best Development-Oriented Talk Show Host. 21st and 22nd Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 2012 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Simula ngayon sa bayan ng maririnig sa walong lupalob ng bansa. DZXL 558 RMN Manila. DYKR 1161 Calibo. DYHB 747 Bacolod. DYHP 612 Cebu. DXDR 981 Dipolog. DXMB 648 Malaybalay. DXDC 621 Davao. At DXBC 693 Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Gandingan 2018 and 2016 Best AM Program Host and 2015 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show Host, si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, itong Pebrero lang ay nagdeklara po ng measles outbreak ang Department of Health sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon at sa Central at Eastern Visayas. Ito ay bunsod ng mahigit 4,000 na italang kaso po ng tigdas sa mga nabanggit na rehiyon ngayong taon. Sa bilang na yan, abay umabot po sa 70 ang namatay at karamihan sa kanila ay mga bata at wala pang isang taong gulang. Magandang tanghali mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Talakay natin ngayon mga kasamang tigdas at kung paano ito maiiwasan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon. Pero bago natin talakayin yan, abay alam niyo po ba mga kaibigan na ipinagdiwang ang kaarawan ni Ma'am Bernie noong Lunes? Opo, at ngayon ay officially retired na siya mula sa serbisyo publiko at sa National Nutrition Council kung saan siya po ay naglingkod ng 43 taon. Ganon katagal mga kasama, yeah. Opo, yung sipag, sakripisyo na ibinahagi ni Ma'am Bernie sa NNC. Opo, nako, sobrang tagal yun. Pero, well, ako nga mismo personally, ang dami ko ring nakita at nasaksihan po yung mga legacy, yung mga magandang ginawa ni Ma'am. Kaya wow na wow tayo dyan. Wow na wow po ako. Kaya makakasama natin ang ninang sa Wastong Nutrisyon na si Asik Bernie Flores para sa last episode ng programa, ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Magandang tanghali at happy, happy birthday Ma'am Bernie. Maraming salamat Rod. Magandang tanghali rin. Baka meron ka na naman dyan ng bulaklak ha. Wala, oh, wala, wala. Ginulat mo kasi ako ni Rod last Saturday. Last Saturday, opo Ma'am. Malaking bouquet of flowers. Maraming salamat Rod at nasabi mo nga parang pero parang kailan lang ano parang kailan lang. Ang bilis talaga ng panahon. Ako mismo parang hindi pa ako into retirement. Oo. And in fact, sabi mo last episode dito ng Radyo Mo sa Nutrisyon, year 9. Year 9, opo. May year 10, may year 10 pa, opo. May year 10. So, ayusin natin 'yan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-sugbaybay ng Radyo Mo sa Nutrisyon, ang ating po mga suking kanutrisyon. I hope na magandang inyong araw ngayon. At itong ating didiscussin ay medyo
napapanahon. Hot topic. Yan ang pinag-uusapan last week. Hanggang ngayon, minomonitor pa rin po yan ang ating pamahalaan. Even our president. Said na magpabakuna ang mga magulang na kanilang mga anak. Anyway, alam mo ba, Rod, na sa kabila naman ng mapanganib na sakit na ito, itong particular tigdas or measles, kayang-kaya namang labanan. Oo, itong sakit na to. Kasi sa pagkakaroon lamang ng malakas na resistensya ang dulot ng wastong nutrisyon at sa pamamagitan ng pagpababakuna, makakaiwas na tayo dyan sa tigdas na yan. Kaya nakalulungkot at nakababahala na ang dumaraming kaso at pagkamatay dahil sa vaccine-preventable na sakit na ito. At yan nga ang pag-uusapan natin ngayon. At para naman sa mga kanutrisyon, ma'am, na nakikinig ngayon, abay muli namin kayong inaanyayahan na sumali sa text question of the week contest. Labing dalawa na naman po magwawagin ng tig 200 pesos na cellphone load. So tumutok lamang po sa ating talakayan at upang masagot ng tama ang tanong na paano maiwasan ang pagkakaroon ng komplikasyon mula sa tigdas. At magbigay lamang po ng dalawang paraan. Opo. Sige. Sa mga nakikinig ngayon, kapag narinig nyo na po ang sagot sa tanong namin, tanong ni Ma'am Bernie, mga kasama, ganito po ang format ng pag-text sa sagot sa ating labing dalawang 200 pesos na cellphone load. I-text nyo po ang full name, space, edad, space, eksaktong address po ng kasalukuyang tirahan. Ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan at huwag kalimutan, mga kasama, isama ang sagot. Yun ang napaka-importante. At isend po ito sa 0908-579-6898. Ilagay nyo rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan. Sa radyo po ba? Ang daming nanonood ngayon sa YouTube, sa ating Facebook Live, mga kasama, o sa aming walong himpilan sa buong bansa. Opo. Okay, so... So isama rin nila yung RMN station. Opo, ma'am. Luzon, Visayas at Mindanao. At makakapanayam natin ngayong hapon ang National Immunization Program Manager ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health para paliwanag pa sa atin itong ating mga tanong. Wala pong iba kundi balik bayan na rin siya. Wala pong iba kundi si Dr. Maria Wilda T. Silva, pero makakausap natin siya sa phone patch. Kasi napaka tindi po ng traffic sa totoo lang. Ngayong Sabado, ewan ko ba kung anong nangyari. Kahapon pa yung parada para sa Miss Universe. Mga inaayos din sila mga daan, ma'am. Every weekend lang nila ginagawa para hindi masyadong maapektuhan. Okay. Kaya ang apila dyan, kanina nanonood si Sir Jojo Garcia ng MMDA, konting pasensya lang daw. So, mabuti nga nakahabol ako. Anyway, sige po, ma'am. Na sa linya ang ating... RP, si Dr. Silva. Opo. Dr. Maria Wilda T. Silva. Magandang tanghali po, Dr. Silva, at welcome po sa radyo mo sa Nutrisyon ulit. Naku, magandang tanghali, Aseg, at Ron, at happy birthday! Ay, maraming salamat. Opo. Okay po. Alright, naku. Doc, hindi na natin patatagalin itong usapin natin ngayon. Ngayong tanghali, kasi sabi nga ni Ma'am, isa ito sa mga pinag-uusapan, tinutugunan ng ating gobyerno ngayon dahil tumaas nga yung kaso. Ito yung para sa kaalaman po, Doc, ng nakakarami, especially yung mga nanonood, nakikinig sa ating programa ngayon. Ano po ba ang tigdas? At ano po yung dahilan ng pagkakaroon ng tigdas ng isang bata at maging yung mga yung mga adult? Matanda. Opo. Yung mga matatanda, ano? Okay. So, ang tigdas kasi ay isang viral infection. Yung virus na tigdas, respiratory virus to. At pag sinabi nating respiratory virus, ang mga sintomas na nakikita natin, kadalasan, nagmumula o nagpapakita respiratory symptoms tulad ng sipon, ubo. Siyempre, may virus yan, infection yan. Kaya meron saring lagnat na mararamdaman. Bago pa lang lumabas yung rashes na tinatawag nating mapupula. At kung paano naman mahahawa ang ating mga anak at pati mga matatanda, no, may edad na.
Kasi ngayon nakita natin hindi lang bata ang tinatamaan. Correct, correct. Yung mga may edad na, yung mga kabataan, adolescent, no? Unang-una kasi ang characteristic nitong virus na to ay napaka-contagious. No? Madaling makahawa. Yeah. Kapag ka ang isang pasyenteng may sakit na tigdas ay umubo o kaya bumahing at ito ay suspended sa air, sa hangin at ito'y nalanghap ng isang taong hindi protektado laban sa tigdas, ay maaari itong magkasakit. Alam niyo po ba na isang pasyente na may tigdas can infect 12 to 18 na unprotected na mga individual. So ito nakukuha sa nalanghap mo ang droplet na may virus sa pamamagitan ng pagbubo, pag-catching, o kaya'y contact sa infected surfaces. Dahil kapag ka merong virus na tigdas na naandyan sa palibot natin, it can remain viable up to 2 hours. Buhay siya up to 2 hours. So kahit na umalis na yung taong may tigdas within 2 hours, kapag ka naandung ka, pwede mo pa rin malanghap yung mikrobyo. So, pwede ka pa rin magkatigdas. Yes, pwede ka pang mahawa. Doc, yung pinaka... Kasi yung iba, parang... Pag nag-start pa lang yung tigdas, diba? Sipon, ubo, and then konting fever. Sabi niyo ilang araw bago mag-rashes? 4 days. Karaniwang so, nakikita natin, simula ng mga parang flu-like symptoms to, akala mo tinatrangkaso ka kasi merong kamulagda. So, ang tendency, Doc, huwag pansinin, ano, kasi, ano lang yan? Ubusipon lang yan. Lalo na yung mga bata. Po, parang trangkaso kasi flu-like symptom siya, no? Pero after 4 days, lalabas na po yung rashes. Ang karakteristik po na rashes ng tigdas, nagsisimula po doon sa hairline dito po sa noo. Diyan siya nag-a-appear ng una, tapos bumababa siya sa mukha, sa liig, sa katawan, sa braso, pababa siya So even sa adult, Doc? Hanggang sa talampakan. Hindi, even sa adult, Doc, ganun din, ma'am, yung sintomas. Yes, even sa adult, yes, ganun ang karakteristik na rash ng tigdas. At kung minsan nga, kapag after mga 4 days or 5 days na malapit ng mawala yung rashes, alam mo yun, yung parang marumi na nangangaliskis, yung tinatawag natin chronic discoloration. Pero nawawala din yun. Yung mga tira-tira ng rashes. Yung mga parang tira-tirang rashes. Ganun po yung characteristic rash ng tigdas. At ito pa. Pero Doc, yung... Nakakahawa ang taong may tigdas 4 days before ng appearance ng rash. At four days after na lumabas yung rash. So parang... Walong araw, nakakahawa ang isang siya, taong may tigdas. Kaya marami pala siyang hinahawaan. Kasi hindi mo alam na tigdas. Halimbawa, nakasalamuha mo yung may upo, sipon, lagnat. Pero tigdas pala yun. Pwede ka na niyang hawaan. Four days pa bago mag-appear yung rash. Sir, como siya viral, sabi mo po, yun ba kahit hindi gamutin, mawawala? Parang self, anong tawag doon, limiting? Self-limiting? Napakagandang tanong mo yan, Asik. Kaya sabi ko nga, dapat mag-partner ang immunization at saka ang nutrisyon. Kasi kung maganda ang resistensya ng isang pasyenteng may tigdas, karaniwan, ito ay hindi na nauuwi sa komplikasyon. Ang nakamamatay kasi, Asik, yung mga komplikasyon.
tulad ng pulmonya, ayun, diarrhea, encephalitis, mm-hmm, at karaniwang tinatamaan nito yung mga hindi maganda ang pangangatawan, yung mga malnourished natin. So yun, kulang sa nutrisyon. Yun. Kulang sa nutrisyon. Doon ka po magkakaano. Doon ka magkakaroon ng complication. Yes. Oo. At yung komplikasyon nakikita siya mga second to third week ng sakit na tigdas. Doon siya lumalabas. So bali doc, ilan ba gaano ba katagal pagka nagkatigdas ka? Mga 4 buwan ganun? Oh. Ay, depende yon kasi asik eh, sa complication eh. Kapag nawawala na yung rash, tipo ba, nag-appear yung rash on the fourth day ng iyong initial symptoms na fever, cough, cold, at saka meron pa palang isang tinitignan tayo kasi ano kung minsan namumula yung mata, parang may sore eyes. Okay. Conjunctivitis na tinatawag natin. Yun yung mga binabantayan natin, yung tinatawag na 3Cs, no? Cough, cold, coryza, at saka yung conjunctivitis. Okay. Tapos, after ng rash, di po ba, after 4 days, after 4 days ng appearance ng rash, sabi natin, hindi ka na nakakahawa. Kasi, ang ibig sabihin nun, bumababa na yung viral load mo sa katawan. Okay. Mm-hmm. Parang na hindi na ganun kataas, hindi na ganun sila karami na nagmumultiply, kaya bumababa na rin yung virus mo sa katawan, hindi ka na nakakahawa at tuloy-tuloy ng iyong paggaling after ng mga 7 days, 10 days, hanggang sa matanggal na yung iyong rashes. Subalit, iba ang usapan natin kapag ka magkakaroon ng komplikasyon. Dahil ang komplikasyon, pwedeng magkaroon ng infection din sa utak, yung encephalitis na tinatawag natin dahil sa tigdas. Doc, yun pang matagalan. Opo. Yun. Doc, kung maliban po dun sa yung isang tao ay malnourished, isang bata ay malnourished, ano pa po yung mga, sino-sino pa yung pwedeng magkaroon ng komplikasyon? Opo. Karaniwan ang mga bata na hindi pa maganda ang kanilang immune system, no? Mm-mm. Yung mga may edad na syempre, bumababa na rin kasi yung resistensya ng ating katawan pag tayo'y nagkakaedad. Coupled with other comorbidities, mga iba pang sakit, ito yung mga at risk na mag-develop ng complication. Yung hindi po nabakunahan, mababa ang resistensya. Ay! Napaka-importante niyan, Asek, ano po. Kasi, makakaiwas ka sa tigdas kapag ka ikaw ay nabakunahan nung ikaw ay 9 months, tapos sumunod na dose ay 2 months. Kasi kailangan ng 2 doses para maganda yung response ng iyong katawan doon sa bakuna at para malabanan mo yung totoong sakit na tigdas. Grabe. So, mahirap talaga. Sige, Rod. Napaka-importante talaga yung immunization. Oo, yan ang pinaka... Anyway, Doc, ano po ba yung mga masustansyang kailangan upang mapalakas ang resistensya laban po sa tigdas? At ano po yung mainam na pagkain? Kasi buti na lang kanina din, isingit ko lang, ma'am, binanggit ni Doc yung mga sintomas ng tigdas. Oo. Oo, especially yung mga rashes. Kasi ngayon, usong-uso din yung ubo at sipon. Oo. Dahil sa panahon. Yung ordinary ubo, sipon. Oo. So, baka mamaya hindi nila alam. Oo. Yung akala na nila, tigdas na. Oo. So, dapat tignan din kung may mga rashes. Opo. Tama yan, ano? Tama yan. Kasi hindi mo malalaman na iyon ay tigdas unless lumabas yung rashes. Yung rashes. Kaya yun yung delikado sa tigdas. Kasi bago pa lang lumabas yung rashes, abay nakakahawa ka na. Correct. Opo. So ano yung mga... Yung... Opo. Sige po, Doc. Sige po, Doc.
Okay, yung sinasabi ni tanong ni Rod na masusustansyang pagkain, naku, mas masasagot yan ni Ate. Oo. Actually, wala naman ng special na pagkain para maiwasan o mapalakas ang resistensya laban sa tigdas. Kasi anything na yung ordinary na kinakain natin, enough naman yan para ma-build up ang resistensya natin sa pagkain. Gulay. Oo, at saka yung mga vitamin C na mga pagkain. Kasi ma'am, yung mga Pilipino din, yung mga kasamahan natin na nakikinig dyan, pag masama yung kanilang pakiramdam, may ubo, may lagnat, ang mga kanilang kinakain lang, prutas, sabaw-sabaw, yung mga ganun, at hindi na gaano kumakain sila ng iba. The more reason na kakain ka ng maayos at volume, yung klase at saka yung dami. Okay. Base sa iyong pangangailangan. Mas kailangan mo kakain pag ikaw ay may sakit. Oo. To build up nga your resistance. Para para bumalik ang lakas mo. Sabi ko sa iyo, mas masasagot yan ni Ate Grode. Pero Doc, balikan ko lang po yung pagpapabakuna, kasi yun yata ang issue ngayon na one of the reasons kung bakit kailangan nating paigtingin yung ating advocacy at saka promotion sa pagpababakuna. Tama po, Asik. Opo. Kasi ang nakikita po kasi namin, kung babalikan po natin yung mga datos na binibigay ng Epidemiology Bureau, surveillance unit natin, karamihan ng mga batang may sakit ngayon o na-diagnose na may tigdas ay hindi nakatanggap kahit ni isang dose ng measles-containing vaccine. So, ang ibig sabihin nun, talagang wala silang proteksyon laban Correct. Sa tigdas. So, napabayaan yung aspetong yun ng pagpapabakuna. Samantalang, samantalang pag nanganak sila, meron sila kaagad ng card, 'di ba? Nandoon nakalista kung ano yung mga kailangan mong ipabakuna sa anak mo. Para marami kasi, ilan po bang vaccine preventable diseases, Doc? Hindi lang naman tigdas eh. Ang nabilang natin noon, mahigit po sa 10. More than 10. Dahil sa ngayon po, di ba? Pagkapanganak pa lang, kailangan na siyang makatanggap ng dalawang bakuna. Yung para sa tuberculosis at para sa hepatitis. Okay. Ang nakikita ho namin dahilan kasi yung last dose ng 10-valent vaccine natin, binibigay natin 3.5 weeks. Hindi po ba? Edad, 3.5 weeks. Tapos po, kasi sunod-sunod yun. 1.5, 2.5, 3.5 months. Kada buwan, ibabalik si baby. Pagkatapos, ang next na balik na niya is 9 months for the measles vaccine. Nine months. Yun yung medyo konti na yung bumabalik sa health center. Eh, yun pa naman ang importante na. Nakukompleto nila yung oral polio vaccine, yung pentavalent vaccine, no? Para sa diphtheria, pertussis, tetanus. Pero pagdating ng 9 months, abay, tinamad na yata si mommy para ibalik sa health center yung kanyang anak. No? Kasi medyo malaki na. Makaakalain nila kaya na at malakas naman ang pangangatawan ng bata. So, yun yung atin talagang advokasya, Atek, na kailangan ibalik nila sa health centers ang kanilang mga anak. 5 bisita para makompleto yung bakuna ni baby. Pero Doc, ngayon pong may outbreak, younger, no? Hindi lang 9 months tayo magsimula magbigay, hanggang mulang 6 months, ano po? 6 months pa lang. Oo, 6 months pa lang. Yun nga po, huwag pong magkampante yung mga nanay na pag may bakuna na at 6 months yung kanilang anak ay 100% protected na sila. Mm-hmm. Kailangan po pa rin nilang bumalik sa health center pagdating ng 9 months. At pagdating ng 12 months. Dahil ang ating ini-emphasize nga, itong 6 months na dose ay
kinoconsider natin zero dose yan. Hindi yan yung nabibilang na unang bakuna laban sa tigdas. Okay. Break muna tayo, Doc. Bibigay lang ako ng NutriHabit for the week. Okay. Upang matulungang lumakas ang resistensya ng mga bata, gawing NutriHabit ang pagdala sa mga batang 6 hanggang 59 months sa health center para sa vitamin A supplementation. Dalhin ang inyong mga preschool children sa health center kada 6 na buwan para mabigyan sila ng high dose na vitamin A supplement. Nagpapalakas ng resistensya ang vitamin A, lalong-lalo na sa mga bata. Nagbibigay din ng vitamin A supplement sa mga bata tuwing may emergency o disaster at kapag ang bata ay may tigdas. Kaya sa mga magulang, tiyakin ninyo na nabibigyan ang inyong mga preschooler ng vitamin A. Dalhin sila sa malapit na health center. Libre po ito. Yan, importante. Maraming salamat, Asek, sa NutriHabit. At sa mga nais pong magtanong, mga kasama, text lang po kayo sa 0921-431-1044 para sa aming smart number. Sa Globe naman, 0927-650-6795. O maaaring tumawag sa aming landline numbers, 8822-374, 8822-376 at 8822-378. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Kampiyon ng Ten Commandments! Mang Moy, caller sa line 1. Hello! Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back, mga ka-Nutrisyon, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At tinatalakay pa din natin ang pag-iwas sa panganib po ng tigdas. Kasama pa rin natin ang National Immunization Program Manager ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health, si Dr. Maria Wilda T. Silva. Opo, tuloy-tuloy po tayo sa ating diskusyon. Dok Silva, ano po ba yung tamang pangangalaga sa mga taong may tigdas at paano maiiwasan na may mahawa pang iba? Kailangan ba huwag lumabas ng bahay, sa loob lang ng kwarto? Opo. Pero bago ko sagutin yan, naalala ko bigla kasi sinabi ni Asek, yung vitamin A. Napaka-importante yon na mabigyan ng ating mga anak ng supplement ng vitamin A. Sa ngayon, yung ginagawa nating outbreak response immunization, kasama yung vitamin A na binibigay natin. Okay. So, tapos doon naman sa pag-iwas sa sakit na tigdas, sabi nga natin, napaka-contagious, no? Madaling manghawa ang tigdas. Kaya, the first sign pa lang po na baka ito ay tigdas, di ba? Nabanggit natin, lagnat, ubo, sipon, pamumula ng mata. Eh, sa loob po ng bahay, eh, kailangang nakahiwalay na yung taong iyon. Naka-isolate na siya. Oo, i-isolate na siya. Para, konti lang yung exposure ng iba doon sa isang taong may tigdas at ang risk na sila ay mahawaan medyo mababa pa kung hindi kung na-isolate na kaagad natin yung taong may tigdas. At importante din ano na yung mga close contact doon sa bahay eh siguraduhin na sila ay protected sa pamamagitan ng pagbabakuna. Pero kung sila ay very sure na sila'y nagkatigdas na dahil ang tigdas naman ay hindi umuulit once na nagkaroon ka na ng sakit na tigdas,
ay protected ka na rin. Lifetime protection from natural infection naman. Hindi dahil sa bakuna, pero ikaw ay nagkasakit ng tigdas, protected ka na habang buhay sa sakit na tigdas. Ganda naman pala. Ganun po. Oh, ganun naman pala. One time lang. Kaya one time lang. Kasi diba, kapag ikaw ay nagkatigdas ng bata, aba, baka naman ito'y humantong sa komplikasyon. Nakakatakot. Oh, yun lang. Mm-hmm. Oo, yun ang mas importante. Ay, baka sabihin nila. So ano pong mahalagang paalala natin, Doc, para sa ating mga kababayan para makatulong na masugpo ang measles outbreak? Like halimbawa ngayon, dun sa mga lugar na hindi pa nag-declare ng outbreak, ano yung kailangan nating i-emphasize sa kanila? Alam niyo po, Asik, talagang pagbabakuna pa rin po. Pagbabakuna. Ang number one na protection. Tama. Agree ako dyan. Oo, ayaw nating magkasakit sila ng tigdas at yung sakit na yun ang magbibigay sa kanila ng proteksyon dahil nakakatakot po ang complication ng tigdas. Okay, Doc, meron tayo meron po tayong isang tanong na galing sa ating tagapakinig, si Ann ng Cavite. Ang tanong po niya, may bakuna rin po ba para sa mga batang edad 6 years old hanggang 12 years old? Salamat po. Ay, and more power. Napakagandang tanong yan, ano? Sa ngayon po, ang ating first priority ay yung mga 6 months to 59 months or under 5. Pero isusunod po natin na magbakuna tayo sa eskwelahan naman. Mm-hmm. Gagamitin na po natin kasi yung school-based immunization na strategy po natin para catch population na, na naandun na yung estudyante, naandun na yung pupil. So covered po yan, Asik. Oo. So kailan po ito mag-start, Doc? K to 6. Kindergarten to 6 to grade 6. Sila po ang babakunahan sa school. At importante po, kasi kapag sa school po sinasagawa ang pagbabakuna, ay may consent po ang mga magulang. Kaya mga mommies, mga daddies, ibigay na po ninyo yung inyong informed consent para mabakunahan po yung inyong mga anak sa loob ng paaralan. Palagay ko at yung tanong po ninyo, magsisimula po ito sa Marso. March, okay. Bago magtapos na po yung klase nila ng April. Oo, dalawang linggo na lang, ano? Oo po. Okay. Isang linggo na lang pala. So si Miss Anne ng Cavite siguro ay interesante siya at ready siyang magpirma ng parents consent para sa kanyang mga anak. Importante 'yun eh. Okay, Doc, konti na lang oras natin. Magre-recap na po ako diyan, ka lang po sandali, ah. Okay. Inihatid namin ngayong hapon ang mga paraan upang makaiwas sa patuloy na lumalaganap na tigdas or measles. Ito ay isang nakakahawang viral infection. Napakataas ng tsansa na magkaroon ng tigdas ang mga hindi nabakunahan. Ang mga sintomas nito ay lagnat, ubo, sipon, pamumula ng mata at pantal sa buong katawan na nagmumula, sabi ni Dr. Silva, sa hairline hanggang pababa, hanggang sa ano tawag doon? Sa palad. Opo. Ito ay nakamamatay dahil sa mga komplikasyon gaya ng pagkabulag, diarrhea at dehydration, pamamaga ng utak or encephalitis at pulmonya. Palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng mga pagkaing mayaman sa vitamin A at C, zinc, iron at protina. Mainam rin ng mga sanggol ang pagpapasuso ng gatas ng ina at vitamin A supplements. At syempre, Rod, ikaw ay galing sa Sambuanga. Siyempre, anong ibig sabihin? Magpabakuna. Definitely, magpabakuna. Sa inyong barangay health center, barangay yan ang napakahalaga. Ito po ay libre at maraming taon ng subok na epektibo at ligtas gamitin. Ikaw ba bakunado? Ay, opo, ma'am. Ng measles. Ako rin. Oo. Naalala ko yun. Makikita yung ano rito, no? nandyan yung prueba. Opo. At yan po ang naging kabuuan ng ating panaya, mga kasama ngayong hapon kay Dr. Maria Wilda T. Silva, ang National Immunization Program Manager
ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Dok Silva, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ang huling paalala na lang po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon po. Ako, ang magpapasalamat sa inyong dalawa ni As. Kasi nabigyan na naman kami ng pagkakataon para banggitin ang kahalagahan ng immunization yes. ating mga anak. Ano? Ngayon, outbreak season po tayo. Meron po tayong outbreak ng tigdas. Nakakatuwa na ang ating mga nanay ay dinadala na yung kanilang mga anak sa mga health centers para pabakunahan. Mm-hmm. Pero at the same time, alam niyo, Asik, nalulungkot din ako. Kasi bakit? Bakit kailangan humantong na marami outbreak, tama. At bakit pa tayo kailangan makiusap? Bakit pa kailangan pakiusapan sila na dalhin ang mga anak nila ay responsibility nila yun? Tama diba? Po, nakakalungkot yun ano, na lang parang ngayon lang sila nag-avail ng immunization services. Kailan na karami na po ang nagkatigdas at may mga namatay na po. Wag sana, na natin. Wag na nilang intayin na magkaroon uli ng panibagong outbreak. Kasi hindi lang measles asek and rod ang vaccine-preventable disease More than 10. Marami pa. Mm-mm. Kaya, pabakunahan ang inyong mga anak, pumunta na sa health centers. Libre po ang bakuna. At ito ay subok na nakakapagligtas at nakaka-prevent po ng mga sakit na nabanggit na natin yan, di ba? Opo. Episode natin. Okay. Kaya yun po yung aking panawagan, no? Magtulungan po tayong lahat para po masuk po ang mga vaccine-preventable diseases at napaka-importante din po sa panahon nito na may outbreak panatilihin ang magandang pagkakatawan sa pamamagitan ng pagkain ng wasto, ng ehersisyo, at napaka-importante din, hygiene. No? Ang kalinisan, at sinabi ko nga kanina, respiratory virus to, yung ating cough etiquette, diba? Yes, yung magtakip dapat ng bibig. Mm-hmm. Tsaka hugas kamay, Doc. Hugas kamay. Hand washing. Okay. Okay, maraming salamat po, Doc. Maraming salamat. Thank you very much, Doc. Okay. Hanggang sa susunod. Opo. Uulit-ulitin yan ni Rod yung mga pakiusap para sa pagbababakuna. Ay, opo, opo. Thank you very much. Napakahalaga yan. Okay, wala na po tayong oras. So, ang mga nandito na po sa aming mga kamay ni Rod yung mga nanalo na 12 ng 200 peso each. At tama po yung mga binigay nilang sagot dun sa tanong na paano maiwasan ang pagkakaroon ng komplikasyon mula sa tigdas, magbigay ng dalawang paraan. Ito po ay ipopost na lang natin sa ating sa Facebook page. So abangan po ninyo, maya-maya lamang. So congratulations po dun sa inyo sa lahat ng nanalo. At sa mga hindi pa naman nanalo, sige, try ulit. Opo. Okay, mayroon pa namang year 10 mga kasama. Yes, yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9, huling episode ng Year 9. Naway muli namin kayo nabusog na mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon at sa pagpapabakuna. Ayan, sa mga nais pa pong ipadalay ang kanilang tanong, text lang po sa 0908-579-6898 at sasagutin pa rin po yan ni Dr. Silva sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Sa susunod mga kasama na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali, abay abangan nyo po no, kung yung ating next episode. Talakayan. Sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay. Tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayo iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamitating ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamen. Ako po ang inyong ninang sa Wastong Nutrisyon, si Bernie Flores. At Rod Marcelino naman. Kami po inyong kabalikan sa kalusugan at sa
gustong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Abangan ang susunod na season sa Year Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10. Malusog na katawan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.